Yeah, good morning mga ka-trip. So ngayong araw na to, gagawa tayo ng masyado yata madilim na yan. Luluto tayo ng tanghalian, which is yung tumbong. So, bala ko sana gawin dito tumbong soup eh, kaso tinamad na ako. So, gawin ko na lang dinakdakang tumbong. So, experiment ko lang, tingnan natin kung masarap siya kung gagawin dinakdakan yung tumbong. So, ito siya, no? So, kahapon, nilaga ko na ito, pinakuluan ko na ito. Pinalambot ko na. So, ayan, makikita nyo. And then, nilagay ko lang sa ref. Tapos, ito, dinipros ko na yun, pinapakuluan ko lang ulit. Nalagyan ko lang ng timpla kahapon, more on tinanggal lang yung baho, linis, ganun. So ngayon pinakuluan ko lang, nalagyan ko lang konting asin, yan, laurel yan, saka paminta. Parang magkaroon siguro ng konting lasa. So konting sangkulo lang siguro to, then iihaw na natin siya para mas lasang ihaw. Yung ating dinakda. So, yeah, mamaya iyaw natin to. Tingnan natin, check natin. So, ayan, medyo, kumukulo na yung, yung tumbong ng baboy natin. And, ayan, ito nga, meron siyang asin, paminta, and laurel. Para lang medyo magkaroon ng konting lasa mismo yung karne niya bago natin siya gawing dinakdakan, no? Bago natin siya ihaw. So, ayan, kumukulo na, oh. Okay, ito na yung tumbong natin, yung tumbong ng baboy na gagawin nating dinakdakan, pero ihaw natin, no. So ito na, nailaga na 'yan, no. Papalambot na natin. So ayan, 1 kilo yata 'to, hindi ko alam 1 kilo ba 'to sa kalahati. Ah, pasensya na kayo, may mga truck kasing dumadaan eh. Nasa tapat tayo ng gate. Nasa tapat tayo ng gate. Yan. So ayan, ihaw natin siya. Ihaw lang, saktong ihaw lang naman. So medyo pawis na, no? Ang init kasi. Oh, grabe. Ayan si Rabi. Saka si Kio. Aking mga assistant. Ayan, lumipat na kami saglit dahil may nagpinag yung sasakyan eh. Ayan, nandito na kami sa side ng garahe. And yan, ihaw-ihaw pa rin. Yan na, ihaw-ihaw. Sarap na ito pagkatapos, no? Diba nandito na? Pwede na yan. Konting ihaw lang naman. Di naman kailangan sunog na sunog. Kasi may ihaw mo lang ng konti. May mag-brown lang. Then, eto yan. May tipira. 1 kilo lang yata ito. 1 kilong tumbong ng baboy. And, nagsama na rin ako ng patay ng baboy. 1/4 yung ano. 1/4 natay lang ng baboy para may ibang lasa bukod sa tumbong ng baboy dun sa dinakdaan natin. So ayan, hiwain na lang yung mga inihaw na tumbong. Depende naman sa inyo kung anong klaseng hiwa. May manipis, may makapal, may pakyo, wala
lalaki. So, kayo nang bahala kung ano yung ang gusto niyo. So, ganyang kalilaking hiwa, pwede na yan. And then, ito yung mga kailangan ingredients para sa tinakdakan. So, luya, siling haba, tawag dito, bawang, and then, sibuya. So, depende na sa inyo kung gano'ng karami yung luyang gusto nyo. Bawang, sibuya, siling, yan. Kaya nang bahala dyan. And then, paminta, mas gusto ko yung dinurog na paminta kaysa yung durog na kasi mas malasa yan eh. So, iodized salt, pero mas gusto ko yung rock salt, wala lang kaming rock salt ngayon. And calamansi, nilagyan namin ang betchin din yan, betchin yan, and also suka. So, nalagyan din namin ang suka. And ang pinaka last, yung tawag dito? Mayonnaise, yan. Yan ang ingredients para sa dinakdakan. So, yung iba, may iba-ibang mga nilalagay pa. Style ko, ito lang yan. Lalo na pagka yung mga maskara ng baboy, yan ang nilalagay ko sa lahat. And yan. So, ito na. Ilalagay na natin. At yan. So, tutulungan tayo ni Labing maghalo. Yan, si Labing. Ito na maghahalo. Sibuyas. Lahat yan. Nilalagay nyo lang lahat yan. Wala na kayo ibang gagawin. Try na rin. So, yan, oh. So, depende rin kung gaano karaming paminta gusto nyo. Ako gusto ko marami. Pero ngayon siguro kalahati lang nung dinurog kong paminta yun. Betchin, siguro betchin. To taste, ano ang tawag doon? To taste? Yan. O yan, sige pa. Yan, pwede na yan. Sakto na yan. Then, asin. So, sabihin natin mga 1 teaspoon ba yun? Ganun? Pwede na ba yun? Teaspoon, hindi tablespoon. Hindi teaspoon, basta mas konti pa sa teaspoon. Bahala kayo, tingnan nyo kung ano yung panlasa nyo. Depende kasi yan, iba gusto maalat, iba gusto matabang. So, depende sa tao kung anong klaseng timpla gusto nyo. So, 1 kilo lang siguro to, pwede na siguro. Yan, pwede na yan. Siguro mga half nung sachet. Half nung sachet. Yan. Kalamansi. Sa akin, 3 hanggang 5 kalamansi ng tumbas niyan. So, pwede mo ilagay lahat yan. Gusto mo mas maasin. Yan. Okay. Pwede nyo na ilagay din yung suka. Yan. Dalawang kutsarang suka. Pwede na yan. Yan. Isa pa. Oh, isa pa. So again, depende sa inyo yung timpla, anong klaseng timpla gusto nyo, maasim, maalat, matabang. Ako kasi more on gusto ko yung medyo maasim ng konti. Di ba naman gusto maanghang na maanghang. So yan, kompleto na siya. Lahat na yun, no? Nailagay na natin. Na yung ating dinakdakang tumbong ng baboy, and tignan natin masarap siya, no? Kung bagay ba siya na gawing dinakdakan. Okay. Okay ba? Hindi bagay. Ayos naman.
Parang baboy, ay, maskara din ang baboy. Mmm. Pwede rin pala, hindi lang yung maskara, no? Medyo matabang lang yung gawa namin, kulang sa asin o patis. Minsan lalagyan din ng patis eh. So ayun nga, so depende sa inyo anong klaseng timpla gusto nyo. Gusto nyo mas maraming suka, mas maraming kalamansi, asin, luya, bawang, garlic, yan. Depende sa inyo kung anong timpla gusto nyo. So ayun, sana nag-enjoy kayo. Pwede nyo gawin to, lalo na pag maskara ng baboy. Yung talaga, yun ang talagang ginagawang tawag dito? Dinakdakan. Yung iba din, yung kambing, yan. Masarap din yung pagkambing. So, masanay lang akong gumawa ng baboy na dinakdakan. So, ito, subok lang to na tumbong. And, okay naman. So, sana nag-enjoy kayo and may natutunan kayo. So, again, ito si Neng and Dabing. And, yun lang. Salamat. Next time ulit. Bye-bye!